Ganda! Talino! Yaman! Yummy! Katropa! Siksi! Liglig! Malaman! Aba! Patindi! Fun Group Dynamics! Oh, wow. Drive My Car! Ah. If you know what I mean. Tropang Radio! Tropang Radio! Tropang Radio! Tropang Radio! Yo, 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 mga katropa, it's 7:02 and it is the first day of Tropang Radio for this week. Ito ang Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Mark. Ako po si Katropang Annika. Ako po si Katropang Shred. Ang dami-dami nating energy kasi start of the week. Oo nga, parang kakagising lang ni Katropang Mark, nag-inat pa. Oo, Katropang Mark, kumusta ba? Balita ko, ano mas, ang daming action sa DZUP ngayong araw na to. Oo, pero... starting today. Pero hindi para sa akin. Ay, medyo eventful din pala. Kasi today ay nag-start na ang ating dalawang special na mga programa. Yes. Isa na dyan. Ang nauna, of course, ay ang UPD Halalan. Halalan, oo. 2016. Ito ay interview series po. Actually, yun yung pangalan, UPD Halalan 2016. Yan ang pangalan ng campaign, kumbaga ng OVCSA para sa USC or University Student Council elections sa taon na ito, no? Last year, UPD Halalan 2015. Okay, UPD Halalan 2016. Oh, abangan nila ang tropang radio ng DZUP sa mismong araw ng ng eleksyon dito sa UP dahil kasali ka. Kasali ka. Kasi andun tayo front and center. Yes, kasi magkakaroon ng ibigyan muna siguro natin ng perspektiba ang atin po mga nakikinig sa atin. Siguro kung hindi pa kayo pamilyar, no? O kaya ay na-miss nyo ang DZUP, na-miss nyo ang UP, nakikinig kayo sa DZUP. Pero kung kayo ay estudyante, malamang alam nyo na nagsimula na po ang kampanya para dun sa mga kandidato sa USC and CSC, no? University Student Council elections at saka college Student Council elections, no? Dito po sa atin sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Mm-hmm. Kung nasaan ang DZUP, o, di ba? Kaya naman ang nagsimula na ngayon kampanya. Syempre, nagsimula na rin ang voters education, di ba? At syempre kasabay diyan ay mga pagsisikap, no? In partnership with OVCSA, ang atin pong pagsisikap para mas hikayatin ang ating mga estudyante na makilahok ano sa mga usapin at syempre mas kilalanin at syempre ay eventually bumoto, di ba, para dun sa mga susunod na leader ng konseho dito nga sa atin pong universidad. Konseho ng mga estudyante. Ayan. So, dahil doon, di ba, Katropang Mark, meron ding ginawa, no, special program ito pong ating mga estudyante. Isang student organization, nakapartner din ng DZUP. Ay, silang nagpo-produce ngayon ng same title, no? UPD Halalan 2016. Interview series po ito ng mga estudyante na tumatakbo para sa konseho sa taon na ito. Interview series, kaya yung 10 o'clock to 12 o'clock natin, ano? Medyo yung iba sa atin, namimiss yung ibang mga programa natin. Kanina, wala po tayong programa ng LSG. San yun? Radyo Edukado. Diba? Tsaka yung talatugtugan. Yes, ang talatugtugan ng alas 11. At syempre, hindi ZP Balita, no? Nagpasintabi muna tayo, pinagbigyan natin, no, yung atin pong mga mas makilala, di ba, ng mga estudyante natin dahil nga, syempre, magkailan marinig din natin ang boses ng mga estudyante. Ayan, so importante yun sa atin. Pero yun yung umaga yun. Di ba nung hapon naman, Mark, hindi ka napakinggan sa sound trip. Bakit? Kasi meron din tayong isa pang special na programa na idinounce doon sa slot ng sound trip. Yan ay alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Yan ay ang... Parang di sure si Mark. Isang araw pa lang naman, na-miss mo agad yung sound trip. Kinalimutan ko na siya muna para hindi na ako masaktan pag hindi ko siya. So 2 weeks muna yun, no, Mark? 2 weeks yan na papalitan siya ng eleksyon, talakayan. Pero syempre nagbigidaan tayo dito kasi importante rin, no? At nakakatuwa, no, na napakaraming information ngayon na available. Kaya kung hindi ka bumoto ng matalino ngayon, ay kasalanan mo na yan.
lahat. Mm-hmm. Sa dami ng information na nakahain sa'yo, di ba? Isa na rin ang parte ng DZUP dyan, syempre mas kilalanin natin ating mga kandidato. So, meron ng presidential debate, meron mm-hmm. ng vice presidential debate, ano? At yun naman, sa DZUP, kinikilala natin. Pero hindi siya debate, siya interview series, no? Mm-hmm. Para po doon sa mga senatorial candidates at para naman, para yan sa linggo na ito, no? April 11 to April 11, 12, 13, 14, 15. Mm-hmm. And then next week naman, April 18 to 22, ay party list representative candidates mm-hmm. naman. Okay? So, dahil doon, nagpasintabi tayo sa programa ni DJ Mark. No? Siyempre, di ba, local dito sa atin sa universidad, elections, and then national elections. Puro election. Mm-hmm. May kinalaman ba ang tropa dyan? Siyempre, may kinalaman tropa dyan. Kasi, well, relevant tayo. Yes. At yung ginagawa natin yun ay pagpili. Yes. Marami tayong mga choices. Mga win-away and sa ating current na lagi naman tayo namimili sa life daw. Mm-mm. Pero ngayon ay meron na itong kumbaga ginawa siyang bigat. Dahil yung usually mga bagay na pinagpipilian natin ay normal na sa ating mga sarili-sariling mga buhay. Pero ngayon ay nauuwi ito sa isang boto. Kumbaga. So, mas marami ka ng kailangang investment dito sa gagawin mo dahil nga ito ang magdidikta kung para sa mga estudyante sa susunod na taon at para naman sa national elections at sa mga senador for the next 3 or 6 years. Kumbaga, hindi ito pagpili lang. O, pwede natin ikihalin tulad no, sa pagpili ng iyong mapapangasawa. Yan. Mm-hmm. Pero kapag ikaw kasi ay namili ng mapapangasawa o kahit partner, di ba? Ikaw lang, yung buhay mo lang epektado. Pero ito, mm-hmm. yung pagpili na gagawin mo, kolektibo yan na pagpili na gagawin ng community, di ba? Hindi lang ikaw apektado. Mm-hmm. Di ba? Pati yung community. O sa bagay, pag namili ka ba ng partner, apektado rin yung pamilya mo. Really? Di ba? Pero ang direkta sa'yo. Pero ito ay ang lahat ay dapat nakikinabang. Mm-mm. Mas malayo yung sakop nito na kumpara dun sa pagpili ng asawa, yung immediate family mo lang. Ito yung ano, pag pinili mo siya, siguradong hindi siya monogamous. Pero kasi dapat marami kayong pagsisilbihan. Pero diba? Diba yung may mga parang drama or na sobrang komplikado na yung buong mundo nasisira dahil dun sa isang relationship. Katulad ng relationship ni Nino. 'Di ba yung Ellen of Troy? Ayan, no. 'Di ba kaya nga maglalaglag na nga tayo. Ellen of Troy. 'Di ba? So, yung mga ganong klase ng relationship. Ganong war. Ah, ganun ba? Akala ko yung mga ano, mga celebrities. Actually, 'di ba? Pwede diba? Din. Meron ba celebrities na nagbreak sila na sira mundo? Hindi naman yung internet lang siguro. Siguro na sira ang mundo ng fans nila. Ganyan. Pag nag-break si Brad sa Angelina. Ay nako, yan talaga. Guho mundo na. Kasi parang wala nang true love. Pag nag-break pa sila. Tsaka si Obama, tsaka si Michelle. Oo, oh, di ba? Yung mga ganong klaseng mga choices, no? Siyempre, kailangan tawag kayo. Obama, tsaka Michelle. Michelle Obama. Ayan. Barack. Kung isipin mo rin, no, na depende rin dun sa influence mo yung mga desisyon na gagawin mo. Pero ngayon, sa ating pagboto, lahat tayo pantay-pantay. Because isang boto mo, isa lang yung count niyan. Doesn't matter kung presidente ka, doesn't matter kung senador ka. Lahat yan, isang boto. So, every vote counts. So, boto tayo. So, related dyan ang ating pag-uusapan for the week. Magbobotohan ba tayo ngayon? Botohan, hindi necessary. Ano? Siyempre, pipilian. Magkakapilian na ba, katropang Mark? Sige nga. Siyempre. Dahil ang mga personalidad na ating pagpipilian ay malaki ang spectrum. Tungkol dyan ang ating pag-uusapan. The personality of choice. Who will you choose? Ayan. Kumbaga mga typologies. Tama ba, katropang Mark? Yes. Karaniman kasi yung mga ating mga iboboto ng mga official ay mababase mo rin sa kanilang personality. Pero minsan kasi yung personality yung una mo makikita bago mo makita yung kanilang plataporma, yung kanilang mga plano. Meron din, syempre, hindi lang naman yung plataporma yung
makikita mo sa kanila. Mas makikita mo actually yung personality nila. Because that is how you see them and that's how they present themselves. So, mahalaga rin na tignan kung paano nila pinapresenta yung sarili nila. Pwede kaugnay din, o magkaugnay, di ba? Hindi sa personality politics, no? Mm-hmm. Hindi ganun po ang ibig nating sabihin. Ang tinitingnan natin is kung paano rin magkakaugnay ito dun sa mga ipinapangako nila, mm-hmm. sa mga plataforma nila, base sa kung paano din natin sila binabasa. Ayan na. Mahirap daw. Kayo. Minsan hindi mo sobrang makikilala ang personality unless makasalamuha mo. Ito ba yun? Mapakasala naman. Agad, agad. Ay, o. Tsaka mo makikita yung mga kasuluk-sulukan ng body niya. May tinataagong ano, baho. O, mga kaitiman ng body, ganyan. mga iitim na parte ng kanyang pagkatao. O kaya ay sabi nga ni Katropang Mark, ang kanyang mabaho. Napaka-senses, no? Sense of smell. Ganun pala yun. Napaka-complex ng mga yan. Kaya mas mahalaga talaga na mag-research tayo at pumili ng talagang gusto natin iboto. At dapat iboboto natin ay yung naka-align sa ating mga sariling mga paniniwala. At dyan po natin tinatapos. Tapos na ba? Ito? Programa. Hindi, ano yung mga ano na typologies natin? Katropang Mark. Simulan na natin sa ating pinakaunang typology. Which is... O yung personality na lang. Sabi natin, ay ano yun? Personalities of choice. In relation siya sa elections. Pero hindi po natin ikinakahon sa election lang. Yes. Ayan. Oo. Dahil napaka-adverse ng mga tao, mga personality nila, yung ating pinagpipilian minsan. Pero, ngayon, tungo na tayo sa ating personality for the day. Genius. So, mga katropa, sino yung pinakaunan yung naiisip pag naririnig niyo yung term na mad genius? Si Einstein. Einstein. Ako din Einstein, no? Dapat yung parang hindi na pwede magsukulay ganyan. Oo. Diba? Yung sobrang talino niya, parang hindi pwedeng may lumabas na basura sa bibig niya. Ganun. Parang kahit anong sabihin niya. Or ang dumi niya. Parang hindi nag-aayon. Kasi mad. Diba? Oo. Ka, diba? Kahit anong sabihin niya, pero yung itsura niya, may basura na siya. Ganun ba yun? Grabe naman siya. Like. Ganun ba ibig sabihin? Hindi, parang ano, ibig sabihin parang yun na lang ang inatupag niya. Mm-mm. Diba? Parang siya, kung i-define mo siya, talino lang ang masasabi mo tungkol sa kanya. Parang ganun. Matalino yan. Matalino. Matalino. Oo. Parang diba, to a fault. Parang minsan na ganun. Kaya natuturing siya na mad genius, no? Mm-mm. Ako naman siguro... Parang hindi na makatotohanan. Naisip ko dyan si Vincent van Gogh. Isang Batikan na painter. Kasi nung time niya, siya ay tinuturing na outcast. Mm-hmm. Parang weirdo siya na tao daw eh. Mm-hmm. Kasi napanood ko rin yung episode ng Doctor Who na nakadedicate sa kanya. So yun nga siya, meron siyang depression. Mm-hmm. Tapos yung mga paintings niya hindi tinatanggap, hindi siya binibili. Walang nakaka-appreciate sa art niya. Pero after niyang mamatay, mga taon after niyang pumanaw, tsaka nakita ng mga tao yung genius nung kanyang mga gawa. Mm-hmm. Diba? So, isang napaka malungkot din siya kung iisipin mo kasi yun nga, meron siyang kalungkutan sa sarili niya at namatay siya na hindi niya alam na marami palang makaka-appreciate sa mga gawa niya. Diba? Na iba nga tinuturing siya na greatest painter of all time. Wow. Diba? Isang napaka magandang tribute para sa kanya kahit hindi niya alam. Pero siya ay bipolar din, di ba? I think so. Mm-hmm. Yun din. Kasi meron ding, ano eh. Oo nga. Ngayon ko rin na-realize na ano, oo. Dun sa episode din ng Doctor Who na parang sumusuko na siya dun sa pinapagawa sa kanya nung doctor. Tapos, all of a sudden, game na siya. Parang walang nangyari. Walang nangyari sa story. Pero, nagbago na yung ano, decision parang niya. Parang minsan, they are, di ba, genius. Mm-hmm. Parang kung so isipin mo parang perfect but they're also very flawed, 'di ba, in some aspects of their life. 'Di ba? Mm-hmm. Oh, so mas marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga mad genius yan. Yan ay sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo! Tropang Radio.
7:19 na, nagbabalik ang Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Shrel. Ako si Katropang Annika. At ako si Katropang Mark. At usapang personality of choice pa rin tayo. And today, ang ating pinag-uusapan ay ang mad genius na personality. So, kanina, ang tinanong ko sa inyo kung sino naiisip niyo una, si Einstein. Mm-mm. So, bakit nyo na ituturing na mad genius si Einstein? Kasi sabok na. Hindi kasi, di ba, ano, yung definition, yung, alam mo yun, yung parang image na makikita mo sa utak mo pag sinabi mad, yung gulo-gulo buhok. Oh, parang yun yung stereotype. Yung shampoo, yun yung makikita mo mad. Kulot. Actually, hindi kulot. Basta nakatayo lang yung buhok. Mm-hmm. Tapos yung genius, alam naman natin na genius si Einstein dahil sa mga equals MC squared Campbell niya sa life. Mm-hmm. Parang napapabayaan niya na yung sarili niya. So, ang lahat ng investments niya towards dun sa talino. Mm-hmm. So, ako dun ko siya, although yung image is Einstein talaga, di ba? Parang nauna pa naman, bata pa lang tayo, feeling ko finid na rin naman yun sa atin. Pag sinabing genius, ang sasabihin ay si Einstein. O siya yung pinakasikat, di ba? Eh, may ganun kang aspeto, no? Pero ako, iniisip ko din in relation doon sa sinabi ni Katropang Annika or pagdagdag sa sinabi ni Katropang Annika, yung genius na ano, dahil sobrang lahat ng energies mo, lahat ng efforts mo towards sa pag-i-improve ng intellectual ability, mental ability mo, yung gagawin mo ay nandun lahat. Tapos napapabayaan mo na yung ibang aspeto ng buhay mo, social life, paliligo, yung physical, di ba? Love life, di ba? Yung mga ganong aspeto na hindi siya balance eh. Sobrang imbalance niya. Imba. Sobrang imbalance niya na iisang direction na lang. Di ba kaya nga, di ba sabi nila, isa sa mga dahilan kung bakit nagiging mad o crazy yung mga tao kasi nawawala yung balance eh. Di ba? So, yun. Ganun ko siya i-interpret. Na ano na, though kung iisipin mo din naman, marami namang ganun sa history natin. Bukod pa kay Einstein, pero siya yung, emo ko, greatest, or siya most pinaka, publicized. At mas pinakamalaki siguro yung contribution, diba? So yun nga, yung base dun sa ano description ni Katropang Shell, no, meron silang obsession o kaya naman ay dedication sa ginagawa nila na napapabayaan na nila yung ibang aspects ng buhay nila. So kayo, mga katropa, meron na ba kayong dumaan na experience sa inyong mga buhay na meron kayong isang gustong bagay na dedicated kayong gawin? Isang bagay, isang hobby, isang gustong gawin sa buhay. Mahal. Yan, crazy, mad nga. Pagmamahal, ano? Na napabayaan nyo na yung inyong yung ibang aspeto ng buhay nyo. Katropang Shrel. Parang you're so crazy about something, you're so passionate about it. Hindi ko pa yun na-experience it. Gusto ko siyang ma-experience. Pero in terms of nandun lahat ng efforts mo, hindi siguro to the level of mad genius, pero to the level na may iba ka nang napapabayaan. Mm-hmm. Diba? So, pagpili din yun eh, diba? So, yes, yes. Na ang mad genius, pinipili niya din kung alin yung focus niya. Mm-hmm. Kasi yun talaga yung calling eh, kumbaga. Tapos, ito ay minsan, di ba, kunyari, madami mong kailangan gawin, na nandun na lahat ng energies mo, na nauubos, hindi mo napapansin, nauubos na pala sa ibang side o sa ibang aspeto ng buhay mo. Papansin mo na lang siya dahil parang yun nga, naramdaman mo na imbalance. Mm-hmm. At masakit sa ulo yun. Masakit sa ulo yung imbalance na yun, na ang manifestation sa'yo ay ano, ay paano ba? Alam mo yung it breaks you. Mm-mm. Kasi bigla ka na lang naging aware na, uy, teka lang, imbalance na pala yung buhay ko. Mm. Ikaw katropang Mark. Ako agad. Naisip ko si, ano, si Jose Rizal, di ba? Parang he could be a genius. Pero si romantic genius siya. Mm-mm.
'Di ba? Siya yung ano ni kung sino-sinong kinalantaryo din ni Rizal eh. 'Di ba? Tama ba 'yung term ko? 'Di ba na ano siya, na may ganun siyang aspeto. 'Di ba 'yung mga ewan ko kung lahat ng social scientists ay ganun. Mm-hmm. Pero may ganun kasi siyang side of him, 'di ba? Na romantic side. Mm-hmm. Pero in terms of kung ano din 'yung nagawa niya, imposible rin siya maituring na genius. Mm-mm. Siguro dun sa mga aspeto na you're doing something out of the ordinary in a sense na yung napakagaling mo sa ginagawa mo. Ganun siguro yung mga natuturing na genius, no? Yung, tulad ng mga athletes o kaya yung mga musicians na tuturing silang mga genius eh. Kasi at a very young age minsan, dun palang eh, meron na silang kakayahan na gawin yung iba't ibang mga bagay. So ako, I feel like I haven't reached that level of excellence na may tuturing na isa kang genius at may napabayaan ka ng ibang mga bagay. Pero ako, pinaka-close siguro dun sa dedication ko sa isang bagay. Tapos, may napabayaan na ako mga bagay. Ay, paglalaro. Huh? Ng video games. Video games. Pero ano pa ako? So, ano bata siya? Pa ako noon. So parang addiction nga siya in a way. Kasi dati, 'yun summer vacation ko usually. Ako sa bagay, sobrang galing mo pagdating sa video games. May tendency ka minsan na doon na tumira doon kasi magaling ka doon sa mundong 'yun. Parang, may mga ganun tao eh, no. Parang hindi man sila sa school sobrang nag-excel. Meron kong hinahanap na ibang outlet, kumbaga, kung saan ka magaling. Pero sila yung hari ng Dota, for example. Is there such a thing? Hari ng Dota. Hari ng dance floor. Meron din yun. Mga hari ng dance floor. Pero sa ibang aspeto, hindi sila ganun, diba? So, merong imbalance, kumbaga, merong, kung merong timbangan, nandun sila sa isang side na mabigat masyado. Kaya yung scales ay napaka imbalanced. Wow, ano yan? Siguro yun yung hirap sa life natin kasi may certain expectations. E paano kung yung balance ng sabi mo katropang Mark, yung way yung scale mo is towards na dun sa yung bigat niya, ay towards dun sa direction na hindi ina-acknowledge ng society bilang yun ang pinaka-importante. Mm-mm. Diba? For example, kung sa society or community kung saan ka nakatira, ay hindi ganun ka-importante or hindi ganun ka-acknowledge na magaling ka sa music. Kasi ang kailangan nila ay magbigay ka sa kanila ng pera, for example. Diba? O magdala ka ng salapi, kwarta at kayamanan. Kasi yun ang kailangan ng family, for example. So, hindi nakikita minsan yung value nun kung hindi mo pagkakakitaan kahit gano'ng kakagaling. Parang example mo kay Van Gogh kanina. Na hindi siya pinapansin ng society kasi hindi na-appreciate na yung gawa niya ay pasok sa norms. Yun, it came in a time din na yung ibang klase ng art, I think, yung uso nun. Na hindi lang siya yung ganong klase ng style. Mm-hmm. Yung uso po yata nun ay yung realistic na mga paintings. Kaya nung nakita nila na, parang, ay hindi ano siya realistic. Niya? Yun pala, ano pala siya? Weirdo. Anong tawag doon? Yung nag-create ng twist. Oo. Mm-hmm. Siya ay nag-create ng twist. Anong tawag doon? Anong tawag dito? siya yung nagpaiba ng direksyon. Diba? Sa art yun, diba? I forgot yung term. Pero yung isang ano yan, parang malaking impluensya siya sa buong world ng art, no? Ikaw pala, katropang Anika, meron ka na bang sa aspect ng buhay mo na nag-focus ka dun masyado at meron ka ibang napabayaan? Siguro feeling ko kasi hindi ako nakakapagpabaya. Kasi ibig sabihin nung nakakapagpabaya ay hindi mo sinasadyang na neglect mo na lang yung isang bagay. Di ba ganun yun? Napabayaan. Ibig sabihin hindi mo naman gusto. Hindi mo naman sinadyal. Oo, hindi mo naman gusto, hindi mo naman inintend na mapabayaan. Pero nangyari. Dahil sa isang bagay, feeling ko kasi pag nagiging obsessive ako sa isang bagay, choice ko na parang
iwanan or kalimutan muna yung mga ibang bagay. Mm-hmm. So, saka hindi pa ako dumadating sa point na mad genius dahil feeling ko kasi tamad ako. Mm-hmm. Parang hindi ko kaya na yung isang bagay, yun parang na oo, lahat ng attention ko nandun pero lahat ng effort hindi ko kaya na buong-buong-buo. Mm-mm. So, hindi pa naging genius. Pero, pingin ko naging mad na ako. Pingin ko, everyday. Kaya niya kanya tayong version of madness. Everyday. Pero yung genius, parang di mo na makiklaim ever na genius ka. Iba lang nagpapangalan sa'yo na genius, di ba? Parang di mo makiklaim yun. Parang di mo ever ikiklaim. Kasi rurok yun eh, di ba? Parang si Einstein, di naman niya isasabihin na, I'm a genius. Diba? Parang mm-hmm. nagsasabi lang noon mga ano, kontrabida sa mga, diba? I'm a genius, parang si Mojo Jojo, ganyan. Diba? O kaya si, mm-hmm. anong pangalan noon, yung kulay blue na kamukha ni Mojo Jojo. Ano si pangalan? Mega Mind. Si Mega Mind, yan. Ah. Si Mega Mind, diba? Parang, I'm a genius. Kaya hindi man i-claim yun. Alam nila, siguro may meron kakaiba sa kanila, na higit sa iba. Pero hindi mm-hmm. ever i-claim na genius ka. Hindi i-claim talaga. Kasi parang ano siya eh, pangalan na ibibigay sa'yo. Parang mga nickname sa mga ano. Parang yun, superstar, mm-mm. diva, o diba, Nightingale, diba? Mm-mm. Asia's Nightingale. Pero nakatawa kung ikaw yung nagbigay sa sarili mo ng pangalan. Pwede mo eh. Para kasi Kanye West. Ikaw yung mm-hmm. sentro ng universe daw. Ah, mali pala. Actually, may isa tayong katropa dito na nung tinanong natin sino daw yung naisip na ng mad genius, may nagsabi na si katropang at Art Angel, sabi niya, Kanye West. He's a genius, fam! Hello, House of Boots, sa mga houses natin, paramdam kayo. House of Pearl! So, mamaya, pag sa ating pagbabalik, ay mas marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga mad genius. Yan sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo! Tropang Radio! Yo, mga katropang, oras po natin ay 7:33 na ng gabi at nagbabalik ang Tropang Rad. Yo! Ako si katropang Anika. Ako si katropang Shrel. At ako si katropang Mark. At usapang mad genius pa rin tayo dito sa Tropang Rad. Na may kasama pag-iinat ng mga ano ba, hips ni katropang Mark. Sasayaw yata si katropang Mark. Yes. Kasi napaka, ano, bigat ng ating itatsako. Mabigat ba? Oo, because it is a choice that we have to make. Ganun ba kabigat ng epekto sa atin ng mga choices natin? Every day tayo nagbimake ng choices. Mm-mm. Every choice is a path that you take. And with that choice, meron kang isa pang other path na hindi mo ito take. So every choice, I think, is important. Diba? Well, before we proceed dun sa pagpili ng mad genius ko, Tropang Mark, meron akong gustong i-share. Sige. Kasi natapos ko na yung librong binawasa ko. Yay! Mm-hmm. Yung the Pilgrimage ni Katropang Paulo Coelho. Mm-hmm. Ayan. Katropang Paulo. Okay. Ayan. Salamat kay Katropang Jane para dun sa kopya ng libro na yun. Ay ano, about decision making. Mm-hmm. Naku, may mare-reveal yata ako dito para dun sa mga nagbabalak basahin yung The Pilgrimage. Sige po, takpan nyo muna saglit yung tenga nyo. Spoiler siguro mga alert 30 po. Seconds lang. Okay lang yan. Hindi nyo naman itindihan hanggat hindi nyo binabasa. Oo, masabagay, di ba? Kasi meron siya sinasabi dun na yung secret sa kanyang sword, no? Yung inaalam niya. Pero masyado kasi siyang, iniisip yung end goal. Diba? Mm-mm. Na minsan di niya alam kung ano yung repercussion ng red end goal na yun. Mm-mm. Na gusto ko lang ito yung mangyari. Pero ano repercussion ng decision mo na yun? Parang ganun siya. O kaya yung journey mo na yun. Kasi yun din yung tanong doon eh, na yung pagpili mo na yun ay naisip mo na ba kung ano yung mangyayari after mong piliin? Mm-hmm. Oo, o after mo makuha yung gusto mo. Parang ganun siya. Hindi sa pagpiling eh, after mo makuha yung gusto mo. Diba? O kaya minsan daw, tayo daw, yung mga tipo na kapag nailagay tayo sa position of power, mm-hmm. hindi natin alam kung anong gagawin natin. Kung we have, if we have to give commands. Mm-hmm. Yun. Pero pag pinasunod din tayo, stubborn din tayong sumunod. Mm-hmm. Tayo daw yung ganun. Diba? So, good leaders, dapat marunong daw mag-command and marunong din mag-obey.
So that's what sets them apart and that's what makes them supposedly worthy of the position. Kasi may nabasa din ako actually na tungkol sa ano yun? Sa sino ba? Payabangan ng nabasa. Ay, shot ba to? Shot. Si katropang Plato naman. Ay, wala tayong laban. Si Plato yan eh. Ninuno yan eh. Mm-mm. Meron siya kasing meron siya kasing konsepto ng justice na yung justice ay kung yung kung ano yung kaya mong gawin, yun yung ginagawa mo at hindi ka gagawa ng ibang bagay na hindi mo kayang gawin. Kasi dinevade niya yung society sa tatlo. Mm. Yung rulers, yung soldiers, at yung mga craftsmen. So yung mga craftsmen, dun sila magaling sa trade, sa paggawa ng mga bagay-bagay, mga upuan, mga tools. So doon sila magaling, yun yung gagawin nila. Tapos yung mga soldiers, sila na may magaling sa battle at malalakas na mga tao to. At ang gusto nila ay power. Tapos yung mga leaders naman, yung mga leaders naman, sila naman yung may wisdom and knowledge. So yung according kay Plato, ang pag naghalo-halo yung roles na yan, delikado siya. Kasi kung yung mga craftsmen or yung mga dealers, sila yung naging nasa highest, sila yung mga naging ruler, maa-abuse yung kanilang power at magiging parang business oriented na yung kanilang kingdom at hindi siya magiging patas sa lahat. Tapos kung yung mga soldiers naman yung maging leader, sila naman yung mag-a-abuse din. Kasi they strive for power. So, yung power din yung kanilang i-forward. At hindi yung at wala sila ng wisdom para makita yung kailangan ng lahat ng tao. So, sa ganung sense, dapat pinipili mo rin kung sino yung worthy doon sa role na yun. Kaya, diba? Speaking of pagpili, mga katropa, kung what will make you choose a mad genius? Kasi nga kanina napag-usapan natin no na they are excellent in what they are good at, pero meron yung kaakibat na may napapabayaan din silang ibang aspeto ng kanilang buhay. So, sa tingin niyo, why will you choose a mad genius? Ako, naisip ko yung isang mad genius, hindi siya pang long-term relationship. Feeling ko, masaya siyang ma-experience. Ma-experience mo yung isang tao na parang wala masyadong pakialam sa'yo. I mean, marami siyang ibang kailangan gawin sa buhay niya, kaya kailangan mo mag-keep up. Mm-hmm. Tapos kailangan mo siya alagaan kasi hindi niya nalagayin sa sarili niya. Pero hindi mo, parang ang hirap na magstay sa isang relationship forever na ganun yung ano, yung sitwasyon na kailangan mong feeling ko mga kailangan na maging patient kasi mm-hmm. kailangan mo intindihin kung ano yung tumatawa sa isip niya, kung bakit siya ganito, kung bakit ganun yung mga desisyon niya sa buhay, ganyan. So sa tingin ko, for the experience, alam mo yun, parang something na perfect, pero alam mo hindi mo kayang i-sustain. Pero gusto mo talagang maranasan. So hindi siya pang long term? Oh, parang isa siyang life-changing experience, pero hindi siya pang forever. So experience. Ikaw naman, I agree with katropang Anika na posibleng hindi pang long term kasi isipin mo na sobrang talino niya, baka minamanipulate niya lang ako or hindi niya ako kailangan. Mm-hmm. 'Di ba sa ganung klase ng aspeto na ipapapipili ka naman ng genius, no, mad genius. Posibleng hindi mo siya maintindihan kasi nandun siya sa plane, sa level of thinking na hindi, posibleng hindi mo kayang abutin. Mm-hmm. Diba? So, kung nandun siya sa level of thinking na yun at hindi mo siya kayang abutin, one, lagi mo kukwestiyonin yung kakayanan mo. Mm-hmm. Unless two, alam mo na sa area, specific area na yun, hindi ka dun lalaban. Kundi mm-hmm. sa ibang aspeto. Mm-hmm. Diba? So, for example, kung
alam mo na hindi siya sociable, ikaw naman yung the sociable part of the partnership, mm-hmm. di ba? Eh, pero meron magkakaroon pa rin ng doubts kasi alam mong forever hindi ka magiging ano, never kang magiging priority. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Diba alam mo yun, parang forever mong kikwestiyonin yung ayun lang forever yung kikwestiyonin mo na uy teka lang hindi parang ano ko dito sidekick Julalay ganon ganon Julalay diba pero kung pipiliin mo as a leader naman ayun ay as a partner so equals mm-hmm. diba pero kung pipiliin mo din as a leader marami kasing topa kang matalino mm-hmm. diba yun yung nakakatakot dun na okay masayang okay sanang maging leader ang Majin News. Pero dahil marami rin siyang topak, iniisipin mo minsan, kasi ang leader kailangan din merong diplomatic relations, mm-hmm. o kaya meron, may certain level of pagiging sociable din naman siya, kasi uh-huh. nag-lead siya ng ano, people eh. Mm-hmm. Diba? So kung ganoon, dun mo kaya questionin ngayon, kaya niya ba talagang mag-lead ng mga tao kung minsan ay topakin siya. Feeling ko kasi ano may emotional problem yung mga Majinius kasi hindi yun yung side nila na hindi nila masyado na explore. May initay pa ako. Pero yung ano yung catch eh parang ako hindi rin ako ganun ka emotionally hindi ganun din kataas yung EQ ko. So parang mahirap. Magka-clash kayo. Hindi naman sa magka-clash, pero parang maghihilaan kayo pababa. But it's worth a try. Diba, diba? For a life-changing experience. For a kaya kapag kapipili ka ng Majin News, diba? Sabihin natin, sobra ka na in love sa kanya. Diba? Kasi, totoo lang, sobrang nakaka-inlove ng matalino. Dapat diba? Ready. Actually, dapat pero, ready kayong dalawa. Yes. Na, ano, ready kayo sa mag-sacrifice, saka ready kayo sa repercussions. Di ba? Parang, eto yan. Pag ikaw, alam mo na ang posibleng mangyari kung nag-boyfriend or nag-girlfriend ka, nagkaroon ka ng partner na maganda-maganda. Di ba? Alam mong laging titignan yan. Lagi kang may insecurity na, uy, teka lang, ito, okay, maganda to. So, laging titignan yan. Laging posibleng maagaw sa akin yan. Mga ganyan. Mm-hmm. So, meron ding ganong klaseng counterpart sa matalinong matalino. Mm-hmm. Di ba? Ano naman klaseng insecurities ang meron nun kapag ka ganun? Di ba? So, one is that, posibleng hindi ikaw ang number one mahal niyan, kundi mm-hmm. yung project na ginagawa niya. Mm-hmm. O kaya, ano pa ba mga insecurities mo na? Di ba? Alam po, sabing mad genius, unti na lang tatawid na sa pagiging mad lang. Mm-hmm. Di ba? Sa ganun. So, yun yung mga, alam mo yun, yung mga possibilities na kailangan mo ding tignan. Ako last na, para sa segment na to. Ano yun? Tingin ko kasi pag isang mad genius, nahirapan akong i-embrace yung fact na pwedeng magkagusto sa akin yung isang mad genius or pwedeng piliin niya rin ako. Kasi diba, pilian yan. Oo, pag pumili ka, kailangan piliin ka rin. Mm-hmm. Eh ako gusto ko, pipiliin muna ako bago ko pipili or something. Talaga? Like, feeling mo hindi magkakagusto sa isang mad genius? Oo naman. Feeling ko wala magkakagusto sa akin. So parang hirap-hirap. Ano nga bang gusto ng isang mad genius, no? Pero ito daw, sabi ni Katropang Faith, bakit daw siya nabanggit? Huh? Yun din sabi ko. Oh, sabi niya, yung maganda-maganda tsaka matalinong matalino. Gulong. Tawag dyan, mad genius ka ba, Katropang Faith? Mad genius ka ata. Oo, si Katropang Marco, Katropang Faith, niaaway ka. Oh, eh, yung kasi yung topic natin kung nabanggit ka sa tuwing pinag-uusapan natin yung mad genius, siguro mad genius ka nga. Ano, isip ko tuloy ko, anong klaseng tao ang pwedeng piliin ng isang mad genius? Hindi ko kailangan talaga yung ano yung kaya magtiis. Sobrang matiis. Pero bakit ano si Sherlock tsaka si Watson? Tiniis naman talaga oo, ni. Grabing magtiis talaga Watson, si Watson. Oo, pero pinili niya din in a way si Watson, 'di ba? Oo, kailangan. 'Di ba? Love niya din si Watson, 'di ba? Hindi lang niya alam kung paano isabi. Oo, ganito, kailangan. Yun nga number one, piliin niya muna. Tapos, yung pinili niya, kailangan magtiis sa kanya para magstay. Alam mo 'yun? Ah, for it to work, kailangan. Oo, that matiisin. Mm-mm. Pero alam mo 'yun, marami naman talagang sacrifices yung ginagawa niya. Kung nabaw may isang mad genius na nai-love sa isang hindi mad genius. Feeling ko hindi pwede mag-inlove yung mga mag-genius together kasi mahirap yan. Kailangan... Mag-genius, mahirap yun. Oo. Kailangan, pag na-inlove pwede rin!
Pwede rin. Pwede rin naman, pero ano, pero magkaaway. Ganun yung klase na naman paglalambing competition. Hmm. Parang si ano, si Sherlock siya kasi, ano pangalan ng kalaban niya? Si Moriarty. Moriarty. Diba? Diba? Sobrang in love relationship yun. Pero, pero mali, ang pangit ng manifestation. Parang na-feel ko rin nga eh, may mga undertones. Of sorts. Pero so, syempre, marami pa tayong pag-usapan tungkol sa mga mad genius. At sasagot din ako sa tanong ko na mamaya sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo! Yo, 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 mga katropa, it's 7:49, huling hirita na sa Tropang Rad. Yo! Yo! Parang huling kulitan din. O, si Katropang Mark. Ako si Katropang Shrel. At ako si Katropang Annika. At usapang mga geniuses pa rin tayo. Uy, alam niyo yung may genius na maganda pa. Balita ko nga, nagka-article na sa FHM. Oo, ilan sa mga... Punta na po kasi sa FHM. Hanapin niyo yung maganda matalino. Pero parang hindi naman siya mag-genius. Pero sana hindi siya, hindi mag-ride dun, ano? Feeling ko hindi niya papatulan yan. Meron ba siyang feature, di ba? Pero yun, mga matatalino. Kung kayo po ay nasa Facebook, malamang alam nyo na. Pinin ko kasi maraming namin matalino, pero parang it takes something to be mad. Siguro merong kasing ano yun, no? Yung napaka-slim na pagkakaiba nung super genius tsaka nung super na baliw na. Diba? Tsaka to the point na ano talaga, unreachable na kasi yung genius. Mm-mm. Sa ganun ko siya nakikita na parang totally different level na yun. Sobrang out different of my world. League, ganun. Different world, di ba? Paano ba ang basihan natin dito? Pangit naman gamitin na basihan ng Miss Universe, for example. Di ba? Pero nasa ganun, nasa ibang, alam mong ibang level, na ang hirap, mahirap na mahirap siyang abutin. Mm-mm. Pero kasi kung iisipin mo, halimbawa, dito sa UP, maraming matalino. Mm-mm. Pero, mabibilang mo lang sa daliri mo kung sino yung mad genius. Mm. Kasi, mad talaga. Kasi, ibang-iba. Iba mag-isip. Iba mag-isip. May ganun yata ang requirement din, yung iba mag-isip. Kung mag-isip din is, parang ahead of his or her time. Mm-mm. Diba? So, bihira na kaya tang maka-encounter ng ganun. Kahit na nasa environment ka na, na matatalino lahat, halos lahat ng tao. Kaya napaka-rare nila mga exceptional na kumbaga in a sea of excellent people. Mas, sila pa yung tinuturing na mas excellent. Diba? Na, nakaka-ano din, amaze. Pero feel ko hindi napapansin yung mga mad genius masyado. Kasi mas napapansin yung mad bago yung genius. Hindi naman geniusly mad. Iniisip ko sa mundo natin ngayon, kung uso pa ba yung the old perspective on mad geniuses. Kasi meron na din mga genius ngayon na may social impact din. Mm-hmm. Ano ba yung ibig sabihin? Parang, for example, gagawa man sila ng app na magandang app. Sobrang ganda. Ganyan. O kaya sobrang talino. Sobrang galing nila. Pero, dahil... Lahat na nasa kanila na gano'n. Parang gano'n. Lahat na ng talino. Sobra. Bordering to mad genius na siya. Pero dahil yung app na yun is social app. For example, let's say, sabihin natin si ano, si Mark Zuckerberg. Siya ba ay ano? Siya ba ay mad genius ba siyang may tuturing? Pero nagmula naman sa gusto niya maging sociable, yung kanyang ano, yung kanyang ang tawag dito? Facebook. Diba? So, ano ba? So, ngayon ba may ganun pang klase ng requirement? And even some people na tinitingnan natin as mad genius pero humihirit ng mga pickup lines. May appeal din sa public. Diba? So, yung mga ganong klase ng mad geniuses, may requirement na rin ba ngayon na may appeal sa audience? Lalo na sa mundo ngayon ng social media. Genius na lang sa audience, sila mad. Naisip ko dyan si ano, Neil deGrasse Tyson. Kilala niyo ba siya? Siya yung isang ano, physicist siya. Sa History Channel. Na sobrang, ano niya, sobrang charismatic niya. Sobrang diba, charismatic. Sa tao. Na... kung yung merong mga facts na kailangang i-check
sa kanya pinupunta. Tapos meron yata siyang feature sa isang comedy program na kasi merong isang rapper na nag-tweet na yung mundo daw, flat daw. Tapos nag-guest doon si Neil deGrasse Tyson sa comedy show na yun. Tapos dinabank niya lahat nung sinabi nung ano na yun, nung rapper na yun. Tapos nag-mic drop siya. Yes. Doon ako tawang-tawa kasi nag-literal na mic drop siya doon sa ano na yun. So parang sa ganung klaseng genius, meron din siya nung sense of humor. At yung diba, charisma, yung iba, para i-pull off yun. Sinasabi nila parang dry personality, mm-mm, pag genius, parang they don't know how to have fun. Mm-mm. Pero we know people na, alam mo namang parang pwede mo siya ituring na genius. Mm-mm. And yet, very charismatic, very sociable. I think nandun na lang sense yata. Nandun na lang yata siya sa ano, stereotype. So kasama na rin ba ngayon sa pagiging genius ang pagkakaroon ng ganung oo. Classic. Feeling ko nasa jeans na kasi yung char. Dahil, ano, mas sociable na yung mga tao. Yung, di ba nga sabi nga nila, yung kaya daw gumaganda na yung mga matatalino ngayon. Kasi yung mga matatalino dati, pinili nilang paksaran yung mga magaganda. Tapos, naka-form sila ng magandang matalino. Ooh. So, nag-evolve tayo. Oo. Oh, so, slowly. Oo, oh, yung matalino maganda na yun. Oh, yes. wise. Mm-mm. Buti na lang, tamang kombinasyon. Napunta yung tamang mix of talino and ganda. Pero I think hindi pa rin siya ano, fully ganun. Kasi meron pa rin mga, kumbaga, may parang mga payoff pa rin kung tatawagin natin na yung sobrang talino, so, meron pa rin silang kulang. Ano pros and cons ng pagpili ng matatalino, ng ma-genius? Mm-mm, yung mga ganun kasing bagay. Number one, yung pro, alam mong makahanap siya ng paraan sa bawat. Parang may mga problema, alam niya lagi yung sagot. Or meron siyang, kahit unconventional, meron siyang sagot dun sa problema. Mm-mm. O kung hindi man agad, maiisip niya yung oo, sagot. Na hindi maiisip ng ibang tao. Oo. Confident ka na kung saan siya nag-excel, mag-excel talaga siya. Mm-mm. No, no question about it. Tsaka nakikita niya yung mga deliver bagay na hindi napapansin ng mga ibang tao. Mm-mm. Number two, yung con naman nun, minsan sobrang out of the ordinary na yung ano yung solution niya. Oh, solution ng pag-arason, hindi mo na rin maintindihan, hindi na pangtao. O dahil hindi mo na naiintindihan, minsan hindi ka naman maniniwala. Oo, parang totoo ba gagawin ba natin 'yan? Hindi naman na tayong ano. Kaya mas gusto natin yung medyo matalino lang, tapos merong may gantong skills. Mga leadership skills. Nahirapan din tayo na i-grasp yung mga mad geniuses. Tingin ko yung mga mad geniuses kasi yung ano eh, may tawag dito, may payoff talaga. Kasi minsan yung mga ideas nila na super out of the box, yes, they will work. Pero yung mga katrabaho mo naman, they yun can't keep up with that. So minsan yung trust mo sa kanila, hindi mo din mabigay fully. Kasi you yourself, hindi mo maintindihan kung ano yung gusto niyang mangyari. Na sa tingin naman natin, ay, or kung sa titingnan natin sa, kung sa mga isang situation na gagana talaga yung ano na to, yung idea na niya. Pero sobrang out of the box na hindi maintindihan ng mga ano, mag-e-execute sa kanya. Tsaka siya lang kasi nakaintindi kung paano yun gagawin at may capability na paano yun gawin. Tsaka hindi lahat ng mad genius ay bagay maging leader. Kasi minsan, mas okay na silang worker. Sabihin mo sa kanila ng gagawin, sabihin mo sa kanila ng problema, isosolve nila. Mm-hmm. Pero not necessarily, irarun nila yung kabuuan ng community dahil lang matalino sila. Diba? Parang bibigyan ka nalang solusyon. Pero how to manage the people, yun siguro yung minsan ay hindi na nila gagawin. Kasi hindi yun yung kanilang iniisip. Mm-hmm. Diba? Hindi lahat ay magano klase ng pag-iisip. No? So, iniisip ko kung pros and cons ng having or choosing a mad genius. One, yun nga, kailangan mag-keep up ng mga tao dun sa, alam mo yun, mag-a-adjust din yung mga tao talaga sa posibleng out of the box
na isa-suggest nito, no, kahit gano'ng crazy yan, no, kaya mood mm-mm. swings lang, na minsan parang, totoo ba? Tapos dinujoke lang ba ako nito? Mm-mm. Diba? So, yung mga gano'ng klase, you have to keep up. Siyempre, yun yung pros and cons, so i-weigh mo yun ngayon, alin ngayon ang mas matimbang. Mm-mm. So, dapat din yata i-consider mo yung situation kung nasaan kayo kayo. Kasi kung yun, ganong klase ng knowledge, ganong klase ng contribution ba yung kailangan nyo ngayon? Yun nga eh, parang meron, kung ma-genius niya, na kayang i-share yung knowledge niya. Mm-mm. Baka yun kasi, di ba? Minsan, siya lang kasi nakakalam, sobrang into his or her own world. Mm-hmm. Iwala, hindi sayang yung knowledge kung feeling, siya lang yung mm-hmm. na-keep nun. Pero feeling ko, kung ikaw naman ay isang genius whisperer, mad genius whisperer, at kaya mong explain sa mga tao or execute yung mga iniisip niya, kung kayo ay mapupunta sa isang relationship, baka pwede. So baka nga ikaw, kumbaga, the enabler. Oo. Diba? So merong thinker, may doer or enabler. May lover. May lover. Pero yung doer, kailangan may complete trust siya doon sa bigger picture na nakikita nung yung mastermind, yung mad genius. Diba? So yun, mga katropa, sa inyong pag-iisip or pamimili sa mga inyong iboto, yan, take into consideration din kung yung ating mga napag-usapan. Siyempre, yung mga pros and cons, kung ano man yung kailangan ng inyong vicinity, kung dun kayo sa mga local, sa inyong konseho, kung sa mga students, kung ano yung kailangan nyo, i-consider nyo din kung ano yung kailangan nyo at yung gusto nyo makita. At ibase nyo doon kung sino ang inyong pipiliin. So marami pa tayong paparinig na mga konsepto sa ating mga personalities. Iba't iba pa yan. All throughout the week. Yan. So maraming salamat mga katropa. Katropang Anika, katropang Shrel. Yes, katropang Mark. Katropang Julius sa kabila. Si katropang Jerry. Sina katropang Jean yata. Katropang Faith at katropang Janina sa kabila pa ba? Si Katropang Faith at si Katropang Janine yata. Oo, siya, congrats po sa atin pong election talakayan team at sa ating halalan na UPD 2016 team. Mm-hmm. Dahil first day, no? Laipassers charge. At sa mga Laipassers, no? Congratulations! So, abangan po ninyo tuloy-tuloy hanggang next week pong election talakayan. Siyempre, yung halalan UPD 2016 ay hanggang Friday. Okay. Yes, so mas makinig kayo dyan dahil mas matutulungan na kayo nito para mamili ng inyong mga iboboto. Yan. So, kung sa DZUP 1602, kasali ka. Sa Tropang Radio, kasali ka na. Katropa ka pa! Good night!